bili muna tayo ng prutas para kay mama. Grabe talaga, nakaka-groggy talaga siya. Ano ba yan? Tulog ako ng tulog. Nakakahilo. Hindi ko napaghandaan yung ganitong level ng feeling ko, hindi sa akin yung katawan ko. Pang 8 months na yata tong chunk ko na to. Welcome sa reality ng pagbubuntis. It's hard. This is my family. Ayan, good morning. Christmas pa. Good morning. So, walang classes, you. Nasaan na? Ayan. Dala lang tayo ng breakfast, lunch ni Mama. Kanyang request, pork steak. Ang hirap na ginagawa ko. Breakfast, lunch. Hindi, kape-kape lang ako. Masarap to, may sabaw. Sumasabaw? Yeah, and more ka naman. Okay. Saan ka pupunta? Ayan, labas muna kami. May pinapabili lang si Mama. Sama ko man itong kolokoy na to. Dito kami sa malapit. Ano, let's go? Ayan, so bili muna tayo ng fruits. Tabi muna tayo. Ayan, bili muna tayo ng prutas para kay Mama. Ayan, lang ka. Oh, gusto ko yan, minatamis. Ayan ang gusto ni Mama, melon. Tsaka pinya. Saan yung pinya? Ito pala yung pinya natin, nakabitin. Kota yung pinya, melon, pakwan. Yo. I need you. Ito yung melon na tinitimpla. Seedless na pakwan, meron ba? Ay, ito. Sige, isa nga. Yung okay. Ganong, ayan, per kilo. Oh, malaki. 80 per kilo, sir. Sige, sige. Ayan, seedless grapes. Kuha din tayo. Magkano? 320 daw. 150 kilo. Yung balat na. Ayan, siyang dano, sir. 100 to. Ano ang bilhin ko? Ito, ito. Ito na ang bilhin ko, 100. Hindi na ako magtutuklap. Ayan, request ni Mama, fruits. Ito sa akin to. Ayan. Dito lang sila sa Jordan Commonwealth Dulo. Ayan, dito kami sa bahay. Ayan, Monstera update naman tayo. Monstera Thai. Ayan, nagso-survive. Nirepat ko to eh. Oha, buhay na buhay. Ayan, nilipat ko na siya sa mas malaking paso. Kasi nag-root bomb to eh. Yun sa maliit na paso. Ayan. Oha. Ayan, bilhin na kayo bilo-bilo. 50 pesos. Ayan, so, mixed fruits for Mama. Ah, fruits. Sino yun? Ah, fruits. Kausap ko yung ninang ko kanina. Nakatira siya sa, ano, sa Austria siya ngayon. So, yun. Tagal ko hindi nakausap yung ninang ko na yun eh. Hello, Ninang Nits. I don't know if you're watching. Pero guys, grabe iniinom kong gamot. Yung Herajest. Grabe. Parang level nung oxycodone na ininom ko nung bagong opera ko. Nung sa hemorrhoids. Ganong feeling. Alam niyo, parang umiikot yung paningin ko. Grabe talaga, nakaka-groggy talaga siya. Sinabihan naman ako ng doktor na yun nga daw ang effect niya. Kaya bawal mag-drive, bawal. Eh, since bedrest naman ako. Tsaka hindi naman ako nag-drive, diba? Pero grabe talaga, guys. Maduling-duling talaga ako sa kanya. Ang inom ko pa man din, isa sa umaga, isa sa gabi. Kaya nala talaga akong silbi. Lagi ako hilo. Maliban sana, feel ko na ano, nawala na yung nausea nung pagbubuntis ko. Parang nabawasan na siya. Yun nga lang, yung sa gamot lang talaga yung mas na-overpower nung epekto ng gamot. Tis-tis lang para kay baby. Kasi kailangan to. Oh my gosh, napatagal yung tulog ko. Gabi na. Ano ba yan? Tulog ako ng tulog. Tapos nagising ko, kakain na naman. Good morning. Sige na ito si Ju. Kasi may class si Ju today. Uy! Sing na! Uy! Sarap tulog o. Uy! Uy! My baby! This is my baby! Likpit ng kapit ko. Uy! Come on! Let's go!
Yan si teacher. Yan si teacher. Dapat di na naiyakap yan. Lalong natutulog yan. Sarap yakap niya sa akin. Come on. Yakap. Come on. Yan si teacher, baby. Yan si teacher. Lalo natulog. Come on. Come on. Atakan mo na kaya. Let's go. Let's go. Last Bango. Let's go. Kain tayo guys, dinner. Ako lang mag-isa. Kasi dapat tumerienda. Ayoko po kumain ganina kasi nga parang bloated pa ako. Iba yung pakiramdam ko dun sa iniinom kong gamot. Nakakahilo. Pareho, yung isa, yung Herodges, tsaka yung Duvadilan, parehong nakakahilo. Kaya dalawang beses ako mag-nap. Isa before lunch kasi sa umaga iinom din ako eh. Parang nakakaano siya, nakaka-groggy talaga siya. Tapos isa sa gabi. Yung Duvadilan naman 3 times a day. So after kung magtanghalian, ayun, maya-maya pagkaano tulog na naman ako. Tapos dumating na pala yung aking resulta ng lab, yung sa ano, sa stain, ano yun? Gram stain. Sorry, too much information ito ha. So malamang naman kung pinapanood niyo 'to, interesado kayo sa nangyayari sa akin. Meron akong bacterial infection sa vajayjay. So ayun nga, kailangan maggamot. Bumili na si Papa ng ano, suppository, vaginal suppository. So ayun, every night, 7 days lang naman. Kaya chinek 'yun, guys, kasi hinahanap ng OB ko kung ano yung reason kung bakit ako nagkakaroon ng merong subchorionic hemorrhage. So hindi ako sure kung 'yun talaga, pero basta kapag ka merong infection, hindi maganda 'yan sa buntis. Kaya kailangan maagapan, maggamot kaagad. Alam nyo, ganyan din ako kay Jaya, kay Ju. Parang lagi akong may ganyan. Lagi. Ewan ko nga ba. Hindi ko alam kung... I don't know. So, yung gamot na yun, ako isa pa yun. Kasi metronidazole yun. So, isa na namang... Alam nyo ba kung ilang gamot yung iniinom ko? Kasama na yung mga, ano ha, mga vitamins. 8. So, pang siyam na sa isang araw. Grabe. Pero anything para kay baby. Kain tayo guys. Binilan na ako ng ano, kebab nila J.O. Nandito sila kanina kaso tinanaw ko lang sila sa baba kasi hindi sila umakyat. Ah, ang sarap. Ano yung kebab? Sarap ha. Ano to? Mr. Kebab? Kebab? Mr. Kebab. Yummy. Mukha namang naihaw siya mabuti. Medyo maano kung ngayon sa kinakain ko. Tsaka strict na 1 cup rice lang ako lagi. Kasi naka-bed rest ako. Ayoko naman lumobo ng todo-todo. Kain tayo. Butter. Ano saan yung butter? Ang konti naman. Sige, pwede na yan. Thank you, kuya. Thank you. Oh, niyan. Bakit ka rin naman dyan? Thank you, kuya. Ayan, good morning. Dito tayo sa school ni Ju. Ayan, sa Decode. Ayan, ito kami sa Decode. And so once a week, meron na siyang session. So, may kasama si Regine sa loob. Kasi may mga instructions si teacher. Ayan yung behavioral niya, ABA. Ayan guys, Decode. Search na lang sa FB. Dito sila sa Bagumbong, Taas Road. Goodness. Okay. So, isipan ko lang mag-update today. Hindi ako makatulog ng maayos. Masayang-masaya ako and very grateful na buntis ako. Pero hindi ko napaghandaan yung ganitong level ng... Alam niyo yung ngayon, itong mga panahon na to, feeling ko hindi sa akin yung katawan ko. Parang, hindi ako to. Alam niyo yun?
sinisipon ako. Sobrang ibang-iba yung pakiramdam ko kung i-compare ko sa pagbubuntis ko kay Ju. Ngayon talaga, oh my gosh. Tapos dagdag pa natin yung mga gamot na iniinom ko. Pero right now, I'm 7 weeks and 3 days. O, diba? 7 weeks and 3 days na ba? Wait lang, guys. Tingnan ko sa app. 2 days. Ayan. 7 weeks and 2 days ako. Ayan ay itsura ni baby according to Flo. 7 weeks and 2 days. And naka-bed rest ako. So, pumunta lang ako dito kasi usually dito ako kapag nilalamig ako sa kwarto, punta muna ako dito. Tsaka pag hindi ako inaantok, nandito ako. Ngayon, mas okay yung pakiramdam ko compared kahapon. Kahapon, matindi yung hilo ko. Yung sa mga gamot na iniinom ko, yung Herajest. Oh my goodness, yung Herajest. Oh my God. Alam niyo yung after ng mga pag-inom ko siguro, isa, dalawang oras. Dalawang oras yun yung peak na parang, oh my gosh, yung hilo talagang. Akala mo umiikot yung paningin level, ganun. Yung hihiga ako. Actually, masarap matulog kasi parang kang hilo, basta hilong-hilo ka. Alam mo yung parang nakasakay ka sa Chubibo, ganun. Hindi Chubibo, merry-go-round yung ganun. Oh my God, talagang ibang level kahapon. Pero today, at least kahit papaano, hindi ganun yung pakiramdam ko. Hindi ko naramdaman yung hilo. Pero ang lala ng tiyan ko, talagang ito yung pinaka yung gusto kong dumapa kasi gusto ko ilabas yung hangin. At sakit talaga ng tiyan ko. Alam kong hindi ako gutom. Pero kumakain ako ng konti-konti kasi para lang maggumalaw yung sikmura ko o yung tiyan ko para mautot ako kung kailangan ko umutot. Sakit talaga ng tiyan ko. My gosh. At saka yung itsura ng tiyan ko ngayon. Parang, day, ano yan? 8 months na ba? Wow. Ang tiyan yan. Ang 8 months na yata tong tiyan ko na to. And alam kong i-itsura ko magang-maga. Feeling ko kasama na rin yan dun sa mga iniinom kong gamot. Tapos, eto pa yung vaginal suppository. Isa pa yun. Lahat ng side effects nitong mga gamot ko ngayon. Lahat, dizziness and stomach pain. So talagang expect ko na. And before man ako uminom ng gamot, mga gamot na to na pinrescribe sa akin ng OB, malala na yung pakiramdam ko eh. So talagang parang nag-triple siya. Pero I'm not complaining kasi alam ko matatapos din to. Yun nga lang, hindi ko na-anticipate yung ganito level. Akala ko magiging katulad din nung dati na parang, oh, buntis ako, okay. Kayang-kaya. Ngayon talaga wala akong magawa. Medyo nabawasan na yung pagkahilo ko pag yung sa pag-amoy, pang-amoy. Ngayon medyo nakikerry ko na yung amoy ng pagkain. May mga trigger lang. Kagaya ng kapag si Papa galing sa labas, alam niyo yung amoy, may araw. Yun talaga, hindi ko talaga matik. Kaya sorry kay Papa, minsan naano ko siya, nawag ka muna dito. Kasi naano ko, naduduwal ako pagka. Hindi pa ako sumuka guys ha. Napipigilan ko siya, kaso dapat yata, mas okay yata yung sumusuka ako. Kasi, kaya siguro hindi umuko yung pakiramdam ko. Pero, wala lang. Pero ayun, medyo 7 weeks, 2 days. So hopefully, lagpas na tayo sa kalahati. Konti na lang. Konting tiis na lang. And, cramping. May konti akong nafe-feel pero hindi na siya kagaya ng dati. Tsaka sobrang ano lang ako ngayon. Wala akong ginagawa. As in, upo, higa, ganun lang. Hindi ako makatulog ng matagal. Nagigising kasi ako, syempre, ihi ako ng ihi. Pag bumangon na ako, hindi na ako makabalik sa pagtulog. Yun ang nakaka-bad trip. Pero natutulog naman ako ng parang mga 3 beses ako mag-nap, guys, sa isang araw. Ngayon lang, update. Kumusta ako? Yan ang aking itsura ngayon. At namumula yung face ko. Hindi ko alam kung bakit. Yan yata yung mga ano. Oh my gosh. This is hard. Pero kaya yan. Kakayanin.
Welcome sa reality ng pagbubuntis. Paano niya nagagawa? Lalo na yung mga nagtatrabaho. Hindi ko talaga lubos maisip paano nila. Alam niyo yun. Paano kayo nakakapasok sa trabaho ng ganito yung pakiramdam? Lalo na yung ano, or kahit na nasa bahay lang, yung mag-aalaga ka pa ng bata. Oh my gosh, ako ngayon lang wala nga akong inaalagaan na maliit na bata. Si Ju, malaki naman na, hindi na siya alagain. Pero, hindi ako makakuha ng sarili kong pagkain, nahatiran lang ako dito. Para akong, sabi ko nga kay Papa eh, para akong ano, kakataying ano, baboy. Para akong pinapataba dito. Ay, nako. Pero anything for baby. Ay, palpitate ako ah. Ayan, anyway. Yun lang, update. Grabe, naririnig niyo yung sikmura ko. Sobrang, ano, hyper nung ano. Naririnig ko talaga. Ganon. Pero hindi ako gutom. Naawa na ako kay Kitsi. Kaya madalas dito ako tumatambay. Kasi pag nandun ako sa lobby, bumabaho sa loob. Kasi utot ako ng utot. Naawa na ako sa asawa ko. Inilalagaan niya na nga ako. Tapos, pinapahirapan ko pa siya. Oh my God. Pero yun lang. Update lang guys. Alam ko nung MIA ako ngayon talaga. Wala akong energy. MIA ako sa Instagram, I mean. Instagram, Facebook. Hindi ako nagpaparamdam kasi itong level ng pagod ko at saka yung pakiramdam ko tapos yung epekto ng mga gamot talaga. I cannot. Pero wala nga akong, alam niyo ba? Tapos yung usual na yung mga ginagawa ko, yung panonood ng Netflix, nawalan ako ng gana manood. Wala akong gana gumawa ng kahit ano, kahit na nilipat ko na yung computer dito, sabi ko maglalaro ako The Sims. Parang tamad-tamad ako. Wala talaga ako sa mood. Lahat. Weird no, higala ko na higala. Sa bagay kasi nahihilo kasi ako eh. Bale, konting taste na lang. 5 days na lang yung para sa infection ko. 5 araw na gamuta na lang. Tapos, isang after that, 1 linggo na lang para dun sa pampakapit na medyo matapang. Sobrang tapang nung pampakapit na yun. Pero masaya ako kasi 7 weeks, 2 days. So, habang tumatagal, mas mababa na yung risk, diba, na makunan. And hopefully, magtuloy-tuloy. Okay, baby. Tatanggapin ko lahat ng mararamdaman ko sa mga susunod pang araw. Kayang-kaya ko. Basta maging okay ka, baby, okay? So, yun lang. Update lang. Babalik ulit ako sa pagtulog. Kompre, Gil. Yung muna, naiisip na akong pangalan, Dea. Zero. Symptoms ko, ang sakit ng balakang ko, para akong naging neighbor. Iba na to. Flavorful. Kailangan talaga nakapikit para manamulang loob sa akin. Feel na talaga, Derek.